So, alam natin, kapag hadas asgar lang, yung maliit na pangyayari, sa paanong paraan natin to lilinisin? Naam? Sapat na ang paghugas at pagwudo. Okay? Pagwudo. Samantala, ang malaking pangyayari, kailangan gusol, maligo. Okay? Pero insyaAllah ta'ala, bitopsil insyaAllah, mapapag-aralan pa natin sa mga susunod insyaAllah ta'ala. Dito, sinabi rin dito, kapag sabi niya, nawala ang tubig o kaya ay hindi na kayang gumamit ng tubig, ay mayroon itong mga alternative na pwede nating gamitin. Katulad halimbawa ng lupa na malinis. Okay? At insya Allah ta'ala, darating din yung usapin hinggil dyan sa paggamit ng lupa o turab. Okay, insya Allah ta'ala. Tinatawag natin na, ang tawag doon? Tayammum. Okay, insya Allah ta'ala ay bitapsil mapapag-aralan natin yun. Okay. Dito, binanggit dito, ang tahara hissiya, yung kalinisan, wala sa panlabas, okay, meron siyang dalawang uri. Okay? Taharatu hadathin. Okay? Watakhtasu biha al-badan. Ibig sabihin, exclusive lang yun siya para sa katawan. Samantala, wataharatu khabathin. Watakunu fi al-badan wal-thobi wal-makan. So yung paglinis naman nun ay sakop nito, saklaw nito, yung kalinisan ng ating katawan, ating sinusuot, at kalinisan ng makan. Ano yung sabi ng makan? Lugar. Okay? So, yun yung sakop niya yun. Okay? Saklaw niya. At binanggit natin kanina, ang hadath, dalawang uri siya, hadath asgar at hadath akbar. Okay? Ang hadath asgar, yung paglabas sa dalawang butas. Al-kharij min as-sabilain, yung igi at yung dumi. Okay? Katulad din, kasama rin dun yung hangin. Okay? Yung hangin. So, ang nararapat lang sa atin, sapat na yung pagwudu, insyaAllah. At yung hadith akbar naman, katulad halimbawa, wet dreams, kaya tumabi ka sa iyong asawa, so kailangan mong maligo doon. But insha'Allah ta'ala, yung mga bagay nito insha'Allah bitapsil, mas insha'Allah, by the next insha'Allah, explain natin ng mas maliwanag. Okay? Mas maliwanag insha'Allah ta'ala para mas maunawaan natin insha'Allah ta'ala. Kasi marami pang mga usapin hinggil dito sa tahara pa lang, actually, sa kalinisan pa lang marami ng mga katanungan. Marami ng mga agam-agam na paano pag ganito, anong gagawin ko, di ba? Marami tayong dapat insha'Allah ta'ala, insha'Allah, bitapsil, ay papag-aralan pa po natin, insha'Allah ta'ala. So, dito, di ba, binanggit natin kanina, ang pahara at ang mga uri ng tubig. Okay. Actually, yung sa tahara, pati sa najasa, okay, may mga uri din nito siya. Okay, yung sa najasa, okay, yung kalinisan mula sa najasa. At yung najasa na ito, meron itong mga uri. An-najasa al-mukhaffafa, an-najasa al-mutawassita, an-najasa al-mughallaza. Okay? Ito ay tatlong uri ng dumi. So, insha'Allah ta'ala, pwede natin yung ikwan, pag-aralan na insha'Allah bitapsil. Okay, dito binanggit din. Okay?
طيب. So dito tayo sa tubig. Okay? Ano yung mga halimbawa na tubig na pwede natin gamitin sa pangwudo natin o sa panaligo natin? Kasi mayroong dalawang uri ng tubig. Tinatawag na ma'un tahur at ma'un tahir. Magkaiba sila. Ma'un tahur, ma'un tahir. Anong pinagkaiba nila? Aywa? Anong pinagkaiba nila? Naam? Ang ma'un tahur, pwede natin siyang, malinis sila, both malinis sila. Ha? Both malinis. Pero ano yung pagkakaiba nila? Okay. Ang ma'un tahur, pwede natin siyang gamitin pangwudo, pwede natin inumin, di ba? Pwede natin panligo. Samantala, ang ma'un tahir, malinis siya. Pwede natin inumin. Pero hindi natin pwedeng gamitin pangwudo at panligo. Ano yung mga halimbawa ng ma'un tahur? Tubig? Anong tubig? Hindi mineral water, ha? Pero kasama pa rin, syempre. Hindi, doon muna tayo sa ma'un tahur. Ma'un tahur muna tayo. Tubig dagat? Ulan? Ilog? Gripo. Bukal? Balon? Sapa? Lawa? At ano pa man. Ito yung tinatawag na ma'un tahur. Okay? Ma'un tahur. Pwede siyang inumin, di ba? Halimbawa, yung tubig, ano? Sabi niya, tubig gripo daw. Pwedeng inumin. Okay? At pwede siyang pang-wudu at pang-ligo. Okay? Ang ma'un tahir man, katulad halimbawa ng juice. Malinis siya, di ba? Pero hindi siya pwedeng gamitin pang-wudu. Hindi rin siya pwedeng gamitin pang panligo. Ang social mo naman kung gamitin mong ang mga soft drinks panligo mo. Mga may soft drinks ka na lang, gamitin ka na yan. Di ba? So, hindi. Okay? So, yun ay pinapag-aralan sa Islam. Okay? Pwede mo siyang inumin. Siyempre, juice, di ba? Anong juice? Halimbawa, pineapple juice, orange juice, apple juice, o ano pa man. Okay? So, ito, malinis sila. Pero, dapat nating malaman na hindi ito pwedeng gamitin. Ang tanong ngayon, paano yung tubig ng buko? Pwede pang mudo? Bakit? Wala namang kulay yun, ah. Siyempre, ang sabaw ng buko, kabilang yan sa mga juice. Kabilang yan siya. Kaya nga, di ba, mayroong buko juice. Coconut juice daw. Okay? So, hindi po yan siya pwedeng gamitin. Pwede siyang pang-inom. Okay? Pwede siyang pang-inom. Pero hindi natin pwedeng gamitin. Okay? Karamihan sa atin, hindi nila alam yung mga ganitong mga bagay. Ang iba sa kanila, napaka-istrikto. Sabi nila, ay, yung dagat, sabi niya, may namamatay na mga tao dyan. Di ba? Ilang, may mga barkong na lumulubog dyan, ay ilang tao yung namamatay dyan, hindi yan pwede gamitin. Yung ilog, sabi, maraming mga palutang-lutang dyan, mga binabaril, halimbawa, kinikitil dyan, dyan lang tinatapon yung mga lamang loob, ang kinakatay nila. Hindi na yan pwede gamitin. Basta't umaagos yung tubig, pwede po siya. At saka, hindi naman maka-apekto sa kanya. Inshallah, pag-aralan din po natin yun ng mas malalim at mas malawak, inshallah ta'ala. So, ngayon, inshallah ta'ala, anong oras ba yung ano natin? Okay. So, paano ba natin madidistinguish? Paano ba natin malalaman, okay, na yung tubig na yun ay hindi na? Halimbawa, sabihin natin, meron kang inimbak sa isang jug. O kaya sabihin natin sa malaking drum. So, ano yung tatlong bagay na yun?
Kulainya amoy lasa. Okay. Dito yung mas'ala dito, yung katanungan dito, al-ma'u idha khalatahu najasa. Yung tubig na nahaluan ng dumi. Okay. So dito, sabi dito, kapag ang isang tubig, ang isang halimbawa, yung lalagyan mo, halimbawa, nalagyan ng maruming bagay at nagbago ang isa sa mga palatanda at katangian ay bil ijma, ayon sa napagkasunduan ng mga ulama, ito ay hindi na pwedeng gamitin. Anong halimbawa nun? Halimbawa, namatay yung pangsabong ng kapitbahay mo. Sabi yung pangsabong, halimbawa namatay doon, nag-shoot doon sa, naglipad, nag-shoot doon sa drum. Ang nangyari ngayon, sabi mo, ay, ano ba yung tinuro sa amin? Ah, kailangan amoy niya lasa. Ngayon, talagang masangsang na talaga. Yung drum na yun, talagang kita mo doon, kalat na yung bulok na, inuud na. Sabi mo, yung unang-una, yung amoy nagbago na rin. Tikman ko kaya. Huwag mo na tikman kung ganyan. Kasi kung alam mo na talagang kahit amoy pa lang na ano na. Okay, okay lang tikman. So, ano na yan? Parang obvious na yun, di ba? Oo, parang obvious naman. Huwag mo nang ano yun sa Allah. Baka mamaya makasama pa yun sa iyong kalusugan. Okay? Yung kulay niya, pero usually hindi naman, pero minsan kung talagang malinaw yung tubig, magbabago talaga yan eh. Katagalan ng babago. Kasi, siyempre, malulusaw na yun, di ba? Maagnas na yung katawan ng pan na iyon. So, yun. Paano naman halimbawa? Siyempre, kung halimbawa sa isang drum, hindi naman apektuhan yung tatlo na ito na katangian niya. Halimbawa, sabihin natin, nahulog doon sa isang drum yung tae ng, yung dumi ng butiki. Dinignan mo ngayon, hindi naman nagbago yung kulay niya, yung lasa kaya. Hindi yan makaka-apekto. Kasi bakit? Mas maraming level ng tubig sa drum eh. Tapos, ganun lang, kaliit-liit lang yung dumi ng kwan, hindi yun makaka-apekto doon. Yung amoy niya, hindi rin yun. Ah, hindi mo na rin yun maamoy. Kasi nga, mas marami yung level ng tubig. So, pag nangyari yun, pwede natin gamitin? Pangudo? May nahulog na tayo ng butiki doon?